Hello mga kapatid, once again, this is your recruiter Ben at welcome back to our channel. Ang vlog natin ngayon ay tungkol pa rin sa mga bagong patakaran ng Saudi Arabia. Ito ay tungkol sa mga status ng fully vaccinated workers at non-vaccinated workers or visitors. Ito po ang katanungan ng karamihan at masyadong mahirap sa part ng mga OFWs at mga recruitment agencies kung may kasiguraduhan nga po ba ang fully vaccinated workers na pag pumasok ng Saudi Arabia or bumalik po doon ay hindi na dadaan sa mandatory quarantine. At yes, yan po ang pag-uusapan natin sa vlog na ito. Kamakailan lamang mga kapatid ay meron po tayong in-assist na isang kapatid. Siya po ay balik manggagawa at sa madaling sabi siya po ay immune or fully vaccinated na po noon sa Saudi Arabia. At bumalik po siya nung mga nakaraang buwan at ang inyong likod po ang naggabay o nag-assist sa kanya. At ito po yung unang pagkakataon na hindi pa rin sumasagi sa isipan ko kung ito ba ay effective yung kanyang gagawin, hindi na ba siya sasalang sa mandatory quarantine pagdating ng Saudi Arabia. At yes, good news mga kapatid, dahil siya po ay nanggaling na mismo sa Saudi Arabia, immune na po siya at naka-update na po yung kanyang tawakal na application. Bago po siya bumalik ng Saudi Arabia, lulan po ng Philippine Airlines, ay required po muna siya mag-undergo or mag-test ng RT-PCR test or swab test. At sa kabutihang palad mga kapatid, ay hindi na po siya dumaan sa mandatory quarantine. Kamakailan lamang mga kapatid, ay meron po tayong dineploy na worker na dati rin po siya galing sa Saudi Arabia, ngunit umuwi po dito sa Pilipinas at gumawa po kami ng panibagong proseso or yung tinatawag nilang back to zero process. So bago po siya umuwi ng Pilipinas mga kapatid, ay natapos niya po yung 2 doses of COVID-19 vaccination. At nagkaroon po kami ng discussion sa employer concerning po sa mandatory quarantine. Dahil sa part po ng employer ay napakabigat po ng halaga ng hotel quarantine sa kanila. So ang ginawa ko, diniscuss ko po yung mga nung unang umalis na in-assist natin. Subalit ang case po noon ay siya po ay re-entry o balik manggagawa. Samantala ito pong bagong worker nila ay back to zero process. So ibig sabihin, lahat ng proseso dito ay ginawa namin. So napag-alaman ko na fully vaccinated nga po si kabayan at sinabi ko sa employer na susubukan natin yung ginawa ko dati, which is ang worker ay dyan ginawa mismo sa Saudi Arabia po yung kanyang full vaccine. Ilang araw po bago yung flight, ako po mismo yung nag-encode ng kanyang mga details sa Muqeem system at may choices po kasi dyan na makikita nyo, vaccinated visitor or unvaccinated visitor, ganyan. So pinili ko po yung vaccinated visitor. So sa madaling sabi, hiningi po yung details ng kanyang pagpapabakuna po noon, kung kailan yung first dose niya, anong brand ng vaccine, and then kailan po yung naging second dose niya. So sa case po niya is yung first dose is Pfizer and the last dose is AstraZeneca. So since sa system po ni Muqeem ay wala pa pong nakalagay doon na mixed vaccine, ang ginawa ko po ay sinundan ko lamang kung ano yung kanyang first dose at lumalabas na 2 doses po yun. So sa kabutihang palad, yun po ay natanggap at nakalakip doon o makikita natin doon na hindi na kailangan talaga ng mandatory quarantine. So hindi na po magpapabook ng hotel quarantine sa Saudi Arabia. Ang tanging ginawa lamang po ng ating kapatid ay dumaan po rin siya sa swab test or RT-PCR test. At yun po ang isa sa requirement na pinakita niya sa counter check-in ng airport or sa aeroplano na kanyang sasakyan, which is via Gulf Air. Automatically, kung ano po yung requirements ng mga bagong aalis, ay ganun din naman po yung requirements ng mga fully vaccinated. So just for example, yung sa ticket po natin, kailangan may kalakip po yan na COVID-19 insurance, which is sa case po ni Gulf Air ay automatic po na meron na po siyang
COVID-19 insurance. So isa po yun sa mga hinahanap doon po sa counter check-in ng aeroplano, yung swab test, yung COVID-19 insurance, at the same time, yung copy po ng Muqeem or yung arrival registration na naka-indicate na po lahat doon, at kasama po na ipipresent po doon yung COVID vaccine certificate na galing po sa Ministry of Health. Pero mga kapatid, hindi po ibig sabihin na kapag tayo po ay fully vaccinated, lalong-lalo na dito tayo nagpabakuna sa Pilipinas, wala na pong gagawing proseso. So pag dito po tayo nagpabakuna, kailangan magkakaroon po tayo ng certificate from the DOH, okay? Na yun po ay magkakaroon ng attestation or authentication. Unang-una, ipaparegister po, magpapa-appoint muna tayo sa Department of Foreign Affairs, sa DFA, bago po mapunta sa Saudi Embassy for final attestation. So dahil sa ngayon, may katagalan po yung scheduling sa DFA. So kapag na-attest po yun mga kapatid, magiging kampante or confident na tayo na mag-flight na wala na po tayong alalahanin or isipin sa mandatory quarantine. Pero kapag kayo po ay fully vaccinated galing sa bansang Saudi Arabia, ay automatic po yun na exempted na po tayo sa mandatory quarantine. Yun lamang mga kapatid, at sana may natutunan kayo sa vlog na ito. Kung meron po kayong mga katanungan or concerns, maaari lamang po kayo mag-comment po dyan sa baba at sasagutin ko po kayo sa abot ng ating makakaya. Yun lamang at maraming salamat. Bye mga kapatid!